ng Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ng gitara, at ang kaaya-ayang mira. Ipalino ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag, sa ating mga kaaway tayo ay Kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon, umawit ng kagalakan, at tugtugin ang gitara, at ang kaaya-ayang lira. Ipanin niyo ang trumpeta. Mga kapatid, simulan natin ang ating pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipag-aisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. Sa mga naririto po, gayon din ang mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming sa Facebook, YouTube, Twitter at TV Maria. Magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Sa ating mabuting balita ngayon, paalala sa atin ng ating Poong Hesus Nazareno na ang batas ay tinutupad lamang. Siyang tinutupad lamang kung ito ay ginagawa sa ngalan ng higit na pag-ibig sa Diyos at sa kapwa. Naway ang ating mga dasal at debosyon ay magsimula at mag-ugat muli rito. Nang sa gayon, ang ating pananampalataya ay tunay na tayo'y mabago at maging labas, maging kitang-kita sa ating araw-araw na pamumuhay. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos. Kaya't dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Tumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyo nagmumula ang tanang kabutihan. Pagbigyan mo ang aming mga kahilingan na iyong patnubay. Ang iyong mga kinalulugdan ay aming mapag-isipan. At sa iyong pag-akay, ang mga ito ay aming magampanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsayo po muna po ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang aming pagtitiwalang ito sa Diyos ay sa pamamagitan ni Kristo. Kung sa aming sarili lamang ay wala kaming sapat na kakayahan gawing ito, ang Diyos ang nagkaloob nito sa amin. Niloob niyang kami maging lingkod ng bagong tipan, tipang hindi nababatay sa kautosang natititik, kundi sa Espiritu. Sapagkat ang dulot ng titik ay kamatayan, ngunit ang Espiritu'y nagbibigay buhay. Nang ibigay ang alituntunin ng paglilingkod na nakatitik sa tinapyas na bato, palakip na nahayag ang kaningningan ng Diyos. Ano pa
hindi matignan ng mga Israelita ang mukha ni Moises, bagamat ang kaniningang ito'y lumipas. Kung ang paglilingkod sa batay sa kautusang nakatitik na nagdala ng kamatayan ay dumating na may kalakip ng kaningningan, gaano pa kaya ang paglilingkod ayon sa Espiritu? Kung may kaningningan ng paglilingkod na nagdudulot ng hatol na kamatayan, lalo pang magdiningning ang paglilingkod na ang dulot ay pagwawalang sala. Dahil dito, masasabi natin na ang dating ningning ay wala na, sapagkat kalimhan na lalo pang magniningning. Kung mayroong kaningningan ang lumipas, higit ang kaningningang noong nananatili magpakailanman. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon na ating Diyos ay lubos na papurihan. Sa harap ng trono niya'y sambahin ang ngalang banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Si Moises at Aaron, mga saserdote niya, at si Samuel na may lingkod na sa kanya ay sumamba, na ang ampo'y dalanginan, dininig naman sila. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang poon ay nagsalita sa gitna ng mga ulap. Sila naman ay nakinig. Utos niya ay tinupad. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. O poon na aming Diyos, sinagot mo sila agad. At ikaw ay dakilang Diyos na mapagpatawad. Ngunit pinagdurusa mo kung ang gawa'y hindi tumpak. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Ang Diyos ating Panginoon, dapat nating papurihan. Sa banal na bundok niya, sambahin ang kanyang ngalan. Siya'y ating Panginoon, siya'y ating Diyos na banal. Diyos na makapangyarihan, ikaw ay tunay na banal. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Panginoon, ituro mo na iyong landas ay sundin ko sa pagtahak sa totoo. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo inyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong akalain na parito ako
upang pawalang bisa ang kautusan at ang aral ng mga propeta. Naparito ako, hindi upang pawalang bisa, kundi para ipaliwanag at ganapin ang mga iyon. Tandaan ninyo ito, magwawakas ang langit at ang lupa. Ngunit ang kaliit-liit ang bahagi ng kautusan ay di mawawalan ng bisa hanggat hindi nagaganap ang lahat. Kaya't sino mang magpawalang halaga kahit sa kaliit-liit ang bahagi nito at magturo ng gayon sa mga tao, ay ibibilang na pinakamababa sa kaharian ng Diyos. Ngunit ang gumaganap ng kautusan at nagtuturo na tuparin iyon ay ibibilang na dakila sa kaharian ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Muli po sa mga naririto, gayon din sa mga sumusubaybay sa atin sa pamamagitan ng live streaming, magandang umaga po sa inyong lahat. At sa mga kapatid nating nasa ibang panig ng daigdig, isang mapagpalang araw po. Tunay na ginaganap ba natin ang obligasyon, ang responsibilidad bilang mga Kristiyano? Sa atin pong mabuting balita, may pagpapaliwanag pong ginawa ang ating poong Hesus Nazareno. No, dahil may mga nagtatanong sa Kanya, kung ikaw nga ay ang Mesiyas, ang sinugo ng Diyos, ano ngayon ang halaga ng batas? No? Naalala po ninyo, may mga pagkakataong binibigyan ng ating poong Hesus Nazareno ng ibang pagpapaliwanag ang ilang mga saklaw ng batas. Unang-una na lang dito, no, may pagkakataong tinanong siya o tinanong, hinamon niya ang mga nagtatanong sa kanya, bakit ka nagpapatawad ng mga kasalanan? Hindi ba't ang pagpapatawad ay ginagawa ng Diyos lamang? Pero ano ang kanyang sagot? Ano ba ang mas madali? Magpatawad? O sabihin sa may sakit na ito, bumangon ka? No? Isang matalinghagang pananalita na parabang sinasabi niya ay, oo, nagpapatawad ako. Subalit ako ay ginagawa ang mga ito, hindi lamang bilang isang taong nangangaral, kundi bilang bugtong na anak. Pangalawa, nahuli siya, nakita siya ng mga Pariseo na pumupulot ng trigo. Pumipitas ng trigo ang kanyang mga apostol sa araw ng pamamahinga. No, tinanong siya, araw ng pamamahinga ngayon. Ngayon ay tinatawag nating Shabbat. Bakit kayo nagtatrabaho? Kasi kung tutuusin, lahat ng gawang tao ay itinuturing na pagtatrabaho. At kung namahinga ang Diyos sa ikapitong araw, bakit ang ating pong Hesus Nazareno at ang kanyang mga apostol ay nagtatrabaho? Pero ano ang sabi niya? Hindi ba't ang araw ng pamamahinga ay gawa ng Diyos para sa tao? Nang siya rin ay makapahinga, nang siya rin ay makita, mapagnilayan, at maalagaan ang kanyang pagiging tao. At kasama roon ang pagtugon sa kagutuman. Hindi ba't ito rin ay isang pamamahinga? No? Ilan lamang ito sa mga pagkakataong kumbaga binigyan ng bagong pagpapahalaga ng ating poong Hesus Nazareno ang batas. Pero ngayon, sinasabi niya, kung may ganito man, hindi ko sinasabing walang bisa ang batas. Sa aking pagdating, kailangang unawain ang batas ayon sa orihinal na intensyon nito nung ito ay ibinigay kay Moises, nung ito'y pinangalagaan ni David, nung ito'y isinulat sa panahon ng mga propeta at itinaga sa bato sa alaala ng mga Hudyo. Paalala niya, hindi ba't ang batas ay tungo sa higit na pag-ibig ng Diyos at kapwa.
Kaya't nararapat pa rin sundin ito, pero hindi lang sa dahilan na parang masabi ko lang na tapat akong Hudyo. Kung ako'y tunay na sumusunod sa batas, ito ay nagbibigay sa akin ng pagkakataong maging lalong matapat at malapit sa Diyos. Kung sinusunod ko ang batas, nararapat lamang na ito ay patungo sa higit na pag-ibig sa kapwa. Wala akong sinusunod kung sa pagsunod nito, mas nasasaktan ko yung kapwa ko. Kung nagiging makidid ang paningin ko na ang batas o ang pananampalataya ay dinidikta lang ng pagsunod ng batas. Kaya sinasabi ng Poong Hesus Nazareno, kung ang batas ay para sa pag-ibig sa Diyos at sa kapwa, nararapat lamang sundin ito, subalit sa ngalan ng pag-ibig. Ngayon, ano ang ibig sabihin nito sa atin? Hindi na po tayo sinasakupan ng batas ng mga Hudyo. Bilang isang simbahan, mayroon din tayong sariling mga batas. May mga sariling panuntunan. No? Kailangan mo magsimba sa Linggo. Kailangan mo, no, kung ikaw ay nagnanais, mapalakas ang iyong buhay panalangin, pumunta ka sa simbahan kahit hindi kailangan sa mga araw ng debosyon. Kung ikaw ay nagkasala, kinakailangan mong mangumpisal. At kung hindi ka nangumpisal, kailangan mong, kung hindi ka mangumpisal, hindi ka makatatanggap ng komunyon. Kailangan pagdaanan mo mga sakramento. Kung ikaw ay ikakasal, sa simbahan ka sana maikasal. Pero itong lahat ng ito, wala pong silbi. At yung mga panalangin natin at paghingi natin ng pagbabasbas, walang silbi yan kung hindi nakakatulong sa ating maging higit na mabuti. Kung hindi nakakatulong sa ating maging higit na mapagpatawad. Mangungumpisal ka, pero yung iba di mo mapatawad. Ikakasal ka, pero hindi mo mauna-una ang iyong pamilya. Pupunta ka sa simbahan, paglabas mo naman, hindi naman nagbago yung mga ipinopost mo sa Facebook, hindi pa rin nagbabago ang pagkamarites mo. Kung ang pananampalataya po natin ay tunay, sana nababago tayo. Sana kahit pa unti-unti, kasi mahirap namang itama yung mga pagkakamali natin, na itatama natin. Sana pagkatapos natin sa simbahan, kahit papano nabubuo yung ating mga paninindigan. Hindi yung binebenta yung prinsipyo natin sa ngalan lang ng kung ano ang magbibigay sa atin ng pera, kapangyarihan at impluensya. Ganon din po ang kabaliktaran. May mga nagsasabi sa ating Katoliko pa man din, ay, hindi ko na kailangang mangumpisal. Pipila na lang ako sa patanaw. Sabihin ko, sorry Lord, hindi na ako sisimba, nagpapakabait naman ako. Bagamat sa isang banda, iyon ay bahagi ng buhay Kristiyano. Bahagi din ng buhay Kristiyano ang ating buhay simbahan. Kaya't may mga nakalagay sa ating responsibilidad na kung kaya naman, bakit hindi natin gawin? Araw-araw may pakumpisal, oras-oras may misa. Kung kailangang magpakumpil, magpakumpil. Kung kailangang may atendan, atendan. Kung hindi naman kaya, mauunawaan ng simbahan. Pero wag sana nating palusutan na dahil gumagawa lang tayo ng mabuti, excused na tayo sa mga responsibilidad. Ang batas at ang pagmamahal, magkakasama at magkakaugnay. Ang pagpapakatao at pagpapakabuti. Ang pagiging tunay na tao at pagiging tunay na Kristiyano. Kaya naman sa pagpapatuloy ng ating banal na misa, yun po sana ang hingin nating biyaya. Na hindi lang tayo sumusunod sa mga
batas at responsibilidad ng ating pananampalataya, subalit higit sa lahat, ginagawa ito upang higit na matuto maging mapagmahal sa Diyos at sa kapwa. Dahil ito naman po ang ating buhay, dahil ito naman din po ang buhay ng ating mahal na poon. Mahal na poong Jesus Nazareno, tinuruan mo kaming sumunod sa batas sa pamamagitan ng pag-ibig. Maawa ka sa amin. Magsitayo na po ang lahat. Ipinangako ng Diyos ang kaligayahan sa mga sumusunod sa Kanyang mga batas at sa mga naghahangad sa Kanya ng buong puso. Manalangin tayo ngayon ng sama-sama at buong katapatan sa iisang pananampalataya. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang Santo Papa at mga obispo, sa pamamagitan ng kanilang pagtuturo at pamumuhay, naway humikayat sa kawan na sumunod sa pamamaraan ng pag-ibig ni Kristo. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga pamilya ng mga bansa, naway higit na magsumikap at maging masigasi upang makamit ang kapayapaan at matatag na mapanatili ito. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga mag-asawa, naway makadama ng alab ng pag-ibig ng Diyos sa kanilang pagsasamahan. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga may sakit at mga matatanda, naway lumakas ang kalooban sa pamamagitan ng mga salitang nakaaaliw at may katiyakan mula sa mga kumakalinga sa kanila. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Ang mga tapat na yumao, naway mamasdan ang mga bagay na hindi nakikita ng mga mata at hindi naririnig ng mga tenga. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Sa katahimikan ng ating puso at diwa ay alay natin sa ating Panginoon ang ating mga panalangin, gayon din ng mga panalangin ng mga taong mahalaga sa atin. Sama po natin sa ating mga dasal, mga frontliners at health workers na sa kanilang katapatan sa paglilingkod sa kapwa ay nagiging saksi at patotoo ng pag-ibig ng Diyos sa atin. Manalangin tayo. Diyos ng kaayusan, manatili nawa kami sa iyong landas. Makapangyarihan at walang hanggang Ama, naway liwanagan ng iyong batas ng pag-ibig ang aming buhay at pamalagiin mo kaming nasa matuwid na landas patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umaasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay
sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo at kalugdan ang paglilingkod na aming ginagampanan upang ang aming inihahain ay iyong marapatin at ang aming pag-ibig ay iyong pag-alabin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo't pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwas ng lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng mga papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. O sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay. Pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, umatapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ibagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayun din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, na ang kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen.
Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Mga kapatid, ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi po ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo po agad sa bibig bago umali sa harapan ng pari o lay ministers. Sumunod po tayo at maraming salamat po. Te et vite te quoniam suavis tes domino beatus virgis sperat qui sperat in me. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Gustate et videte con
habises dominos, beatus virgis perat, quis perat in me. I will bless the Lord at all time. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord. The lowly will hear me glad. Gustate et videte coniam suavis tes dominos, beatus virgis perat, quis perat in eo. Gustate et videte coniam suavis tes dominos, beatus virgis perat, quis perat in eo. Announcement, magkakaroon po tayo ng Binyagang Bayan 2023. Ito po ay sa darating na June 17, 2023, araw po ng Sabado, para po sa mga batang 0 hanggang 7 taong gulang, handog po sa kapistahan ng kapanganakan ni San Juan Bautista. Sa mga nagnanais, maaari po kayo makipag-ugnayan sa record office ng parokya na matatagpuan po sa ground floor Cardinal Saint Building mula 8 ng umaga hanggang 5 ng hapon. Maaari pong hanapin si Miss Shirley o si Miss Jocelyn, record staff ng parokya, para po sa mga detalye. Ang huling pagpapatala po ay sa Biyernes, June 16, 2023. Ang lahat po ay inaanyayahan sa ating pagsisimula ng Novena Misa para po sa paghahanda sa dakilang kapistahan ng pagsilang ni San Juan Bautista sa darating po na June 15 hanggang June 23
sa ganap na 12:15 ng tanghali, 12:15 po ng tanghali. Ang simula po ng nobena ay sa ganap na 11:45 ng umaga at susundan na ito po ng misa. June 24, Sabado, dakilang kapistahan po ng pagsilang ni San Juan Bautista. Ang oras po ng ating misa sa araw na ito ay katulad po ng araw ng Linggo. At ang ating Fiesta Mass ay sa ganap na 12:15 ng tanghali na pamumunuan ng kanyang kabunyian, Jose Cardinal Advincula Didi, Arsobispo po ng Maynila. Ipinagbibigay alam po sa lahat, lalo na sa mga ministry at organization, HDN, mga samahan o grupo ng ating simbahan, na ang ating karakol ay gaganapin po sa 16:00 na iikot sa paligid ng simbahan. At ang maringal na prosesyon ay sa ganap na 17:00. Ang lahat po ay inaanyayahan para sa mga gawain ito ng ating kapistahan. Mga paalala po sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan po ang lahat na huwag maging kampante sa banta po ng COVID-19. Bagkos dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot po ng tamang face mask. At pagkatapos po ng misa, iwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. At tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo at maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pagganap sa iyong pagbibigay kagalingan ay pumawi nawa sa aming mga nagawang pagsuway at magdulot nawa ng iyong mga kinalulugdan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Magsiyuko para sa pagbabasbas. Mahal na po ang Hesus Nazareno, ipinihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyong ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain nawa tayo ng ating makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, humayo kayong dala ang pag-ibig at kapayapaan ng ating Poong Hesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Maganda umaga po sa inyong lahat. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesús Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesús
Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin.